Okay. So, since, ayun nga, ang pinaka number one question when it comes to silver bullet is, hindi lahat kaya mong ITP. So, kung titignan nyo dito kay ICT, so, ito yung tweet ni ICT, no? Nag-tweet si ICT way back kanina, 50 minutes ago. So, today is June 27, Tuesday, 11:26 PM. So, this is 50 minutes ago, silver bullet niya. Tingnan nyo yung oras, okay? Tingnan nyo yung oras ng silver bullet ni ICT, that's around 10:03.35 AM. UTC negative 4. So, kung makikita nyo dito sa trade ni IOPS, ang ingay niyan. So, ayan. Kung makikita nyo dito sa trade ni ICT. Okay, there you go. So, tingnan nyo muna kung saan siya nag-short position. Dito yon, okay? Somewhere around dito siya nag-short. Around 4382. Okay? Tandaan nyo lang kung ilan yung 4382 na to. Dulo or 0.75 decimal neto. Tandaan nyo kung nasa niyan. And then, tingnan nyo kung kailan niya i-move yung stop loss niya. Ito yung stop loss niya, right around here, the last swing high na kinreate. Kahit ako, kung mag-short ako somewhere around dito, hindi ko ilalagay yung stop loss ko dito, masyadong malaki. So, sa last swing high ang gagamitin ko. So, tingnan nyo, ang magiging strat ni ICT, somewhere around here. Ayan. So, hindi ibig sabihin ng buy limit, guys. Hindi ibig sabihin ng buy limit is bumibili si ICT for long, okay? No. Okay? So, now, sinesell niya yon, buy and sell nga. So, na, tignan nyo. Tignan mabuti. Right around here. Okay. So, bilangin natin ngayon. So, from, ito pala, ito yung dapat natin bilangin. Ayan. Tignan nyo maigi. So, nag-short siya right around 4382 and then 4375. I-minus nyo ngayon yon, guys. Sige. Minus nyo. So, from, hindi ako magaling sa math, 4382 minus nyo ngayon yung take profit niya or yung tanggal niya ng position right around 4375 something like that. Di ba sabi ko 5 handles? Guys, 7 handles to, correct? 7 handles. So, that's more than enough. That's more than 5 handles. Okay? So, ito mas madali. Okay? Mas madali ito para sa inyo para mas maintindihan when it comes to 5 handles per trade. Again, titignan nyo lang yung last 2 digits sa dulo. 4382, then 4375. So, that's around, almost nag-jump ka ng 7 handles. So, kung magkakaroon naman tayo ng pag-drop down dito, lalo na yung mga ganito, let's say, mas bumaba pa ito ng 4360. So, again, ulitin nyo lang yung mangyayari. 4382, which is yung entry price. And then, 4360, sabihin natin 60, nag-TP. So, that's around 22 handles. Pag ganun ang ginawa niya, okay, 60. Pero, titignan nyo to, may sell side liquidity si ICT right around 4371, okay? So, kung gagawin ninyo is 4382 minus natin yung 4371, iyan ang maximum TP ni ICT, that will give him 11 handles or 10 handles. Naintindihan? So, that's more than. Napaka sobra-sobra na nun. Okay, that's more than. That's more than enough. That's more than 5 handles. Okay? So, that's a basic, that's the simplest way. Okay? So, kung iisipin nyo, maliit na pera siguro yan para sa inyo. Hindi po, no? Try nyo kaya. Okay? Try nyo mo tumaya ng $1,000 tas yung 5 handles na yan, nakasobra-sobra pa yan sa inaakala nyo $400 na profit, no? Konti yon. Okay? So, again, once na ma-realize nyo ng maigi kung pag tumatagal na kayo, guess what, guys? Lumalaki ng lumalaki yon. So, mas may imagine nyo na, okay, hindi ibig sabihin pala pag 5 handles lang is maliit lang yung profit. Hindi. Okay? Hindi. Mararanasan nyo yun once na malaki na yung tinatayanin nyo. Okay? Pero again, coach, nasa daan po ako. Sana makahabol sa live mo. It's okay. It's okay. Recorded naman. Okay? But anyways, at least you get the point. Okay? At least nakuha nyo yung point na ito, no? So, again, pwede tayong bumalik sa pinaka main topic natin when it comes to silver bullet. Okay? From the beginning, okay? Punta na muna tayo sa notion natin. Or, let's say, for example, refresh tayo, no? Pwede tayo mag-refresh ngayon ng silver bullet. So, since si Ma'am Kat, okay, nga pala, hindi nyo pa pala kilala si Ma'am Kat. So, since si Ma'am Kat is wala dito, okay? Ito yung ina-explain ko sa kanya or ito yung tinuturo ko sa kanya. That's why makikita nyo dito, guys. Meron tayong Kat's macro time session. So, itong Kat's macro time session is for London session lang. Dinedicate to para sa kanya. Kasi nga, ito lang yung kaya niyang yun yung magpipit sa oras niya. Okay? So, hindi ko na pinangalanan itong London sa kanya na yan. Okay? So, ito yan. Okay? Kung makikita nyo dito, silver bullet will always give you 5 handles every day. Okay? Of that time, Monday to Friday during regular time session. Also, kailangan ko palang ma-indicate sa inyo, no?
minasabi ako sa inyo last time, okay? Minasabi ako sa inyo last time. Kapag magsasalita si Powell, laging alas 10 'yon. Tatandaan niyo ha. Except sa FOMC, okay? Except sa FOMC and Chika Mini, syempre alas 2 'yon, no? Pero once na makikita niyo last time, 'di ba? Last time meron siyang salita around 10, tama? Nasa na 'yon. Basta nagsalita siya right around 10 something, okay? 10 PM. Doon niyo iibahin, okay? Doon niyo iibahin yung pagpi-play niyo ng silver bullet, okay? Doon niyo iibahin. Bakit? Maapektuhan yung market. Okay, maapektuhan yung market. So, in that case, guys, hindi niyo po pwedeng i-trade ngayon yung silver bullet. Yes, madi-delay. Okay? Definitely hindi possible delay. Yes, correct the term. Okay? Tama yung delay na salita. Pero anong nangyayari kasi is sideways, napaka-choppy ng market. Bakit? It will tend to do what? Sideways, kukunin lahat ng both sides of the market. Okay? Kasi nga it's an influential news. Okay? Para hindi siya nalalayo sa CPI report. Sadyang ang CPI, guys, is sobrang laking movement nun. Ayun ang pinakamalaki ha. CPI and FOMC. Sa mga nakikipag-debate regarding sa pinakamalaking chunk ng movement, CPI po ang pinakamalaki. At saka FOMC. Yung dalawa lang na yun. Yun yung malaki, like isang bigas na candle na pinakamalaki, pinakamabagsak na candle, yun yun. Okay? CPI and FOMC yun. So now, during those times ng 10 PM pag nagsasalita si paring Powell, no, si Jerome, hindi natin i-trade yung silver bullet. So now tingnan muna natin kung kailan mangyayari 'yon para prepared kayo, okay? Para prepared kayo. So anong araw na ngayon? 27. So it's 27. I believe next month pa naman 'yon. Check natin. Basta 10 ha. Tatandaan niyo lagi yung 10. SR Kim, how about the JOLTS? Jobs opening or ISM manufacturing PMI, yung mga ganun. Okay lang 'yon. Okay, kasi alas 10 talaga 'yon. Pero ibahin nyo kapag siya ang nagsasalita, si Jerome Powell, no? Alas 10. So, yung alas 10 na yon, i-delay nyo. After lunch po kayo makakapag-trade nun. So, kung hindi nyo naman na kaya maghintay ng after lunch, okay na yon. Call it a day. Call it a day off para sa inyo mag-trade. Okay? Pero, again guys, hindi naman mahadlangan na wala kayong trade sa isang araw kasi may silver bullet naman tayo ng London session. Tama? So, pwedeng yun na yung pinaka-last nyong trade for the day. Okay? Pag merong ganon. Okay? So, okay, pag magsasalita itong si parang Jerome Powell, no? So, tingnan natin. Alam ko next month pa naman yun. Pero, mas mabuti na at least alam ninyo. Okay? Prelim. Unemployment. Minsan kasi, okay, minsan kasi kung makikita nyo dito guys, wala, di ba? Wala. Pero minsan biglaan yun, okay? Kasi hindi naman natin alam kung kailan niya pwedeng sabihin yun, di ba? Pero alam ko guys, ang nangyayari, during some days dito, eto, naisisingit yun doon. Naisisingit. Let's say for example, sa August 10, pero August 4 pa lang ngayon, napapalapit na yung time, and guess what? Pwede mag-decide ang hurado na, okay, magsalita ka nga sa, sa Friday, sa August 11, salita ka doon. So, ganun yun. Okay? Mahalo siya doon. Okay? So, may mga ganung times. Intindihan? So, that's why minsan nga, 2 days na lang yung pagitan ng news event. Bigla na lang siya sinisingit. Okay? So, kailangan maging maingat tayo dyan. Pero at least makikita natin siya. Okay? Ito. Tulad na ito. Yung ganito ha. Fed Chair, Powell Speaks. Pero nakalagay dyan to 10 PM. No? Pagka ganun guys, hindi nyo ititrade yung silver bullet ng 10 PM. Intindihan? Yan. Okay. Now, let's go back to silver bullet, guys. Ang silver bullet natin, guys, kailangan marunong kayo dito. Asan yan? Can we hide it? Okay. Asan na ito? Okay. So, wait lang, guys. Ha? Balik muna tayo sa EURUSD. Total, may sinabi ako sa inyo nung nakaraan regarding this one. Again, ano sinabi ko sa inyo, guys? Alam ko, tatandaan nyo pa yon. Sinabi ko sa inyo, gusto ko makita to, or gusto ko makita na i-respect tong zone sa to, or magkaroon tayo ng sense of support and resistance dito sa zone sa to. If mangyayari yon guys, maglo-long position tayo papunta sa taas. And guess what? Sasabog lang to ng sasabog. Naintindihan? Ibig sabihin, basag tong buy side na to, hindi nababalik yan papunta dito sa order block na to. Okay? So, yun ang inaabangan ko. Sir Kim, pwede na ba ngayon? Hindi po. Okay? Masyado pang maaga to tell. Bakit? May mga news din naman tayong papunta. Okay? Upcoming. And guess what? Ayun yung pinaka gusto kong makitang news ngayon. Okay? Punta tayo sa Forex ulit. Sorry. So, EURUSD. So, kailangan natin ng Euro, guys. So, again, guys. All day, which is a Thursday, June 29. Possible makapag-decide na tayo kung long or short ang mangyayari. Buong araw to. So, ibig sabihin, itong buong araw na to,
kailangan makita ko na nandito somewhere lang yan. Kailangan nasa taas lang yan, something around here. Ayoko sa baba. Kung sa baba yan, guys, mas mabuti din, okay din, kasi pupuntahan natin tong order block, and then kukunin natin tong sell side. Kung makukuha tong sell side liquidity na to, itong sell side na to, then definitely, malulong na rin yan. Okay? So, it's a matter of fact kung ito na ba yung last, or dito pa. May meaning lang tayo ng best option. Eh, Sir Kim, pwede pa pang bumaba tong euro? Hindi po. Okay? Hindi ko na pwedeng makita pang bumaba ang euro USD papunta dito. Intindihan? Even ICT, hindi nyo na sinasabi na kaya pang bumagsak na ito dito. Ito na yung last, which is itong liquidity na to. Magkakaroon lang ng grab dito, which is parang turtle soup. Intindihan? So, possible magkaroon ng kaya ng ganyang movement. Then, ibubullish to papunta sa taas. And that's what, kung pupunta kayo sa higher time frame ninyo, is making what? Higher high, higher low, higher high, higher low, or lower high. Okay? So, yun yung possible na nakikita ko dito kay Euro USD. That's why I'm not even, you know, excited na makita yon, kasi nga, hintayin ko siya kay Euro USD to. So, definitely guys, again, na sinabi ko nga sa inyo, isa to sa mga lalagyan ko ng pinakamalaking margin once na matayaan ko to or once na malagyan ko to ng position. As of now guys, malabo. Okay, mahirap pa kayo i-trade to since kaka-open lang natin above dyan ng 4-hourly time frame natin. So, kailangan man natin makita ng multiple times ito dito sa taas. Hindi pa ngayon. Masyado pang maaga to for that one. Bakit? Kung titignan nyo, meron ako dito. Tingnan nyo to. Itong dalawa. Meron ako CB right around here na nag-a-act as what? Sell side imbalance and buy side inefficiency. Possible respecting to this zone. Pero again guys, nakuha na yan ha. Let's go back to that zone. Ayan, nakuha na siya ha. Nakuha na siya. Pero, tingnan nyo to. Hehe. Nasa breakaway gap. Okay? Itong breakaway gap na to, ito yung kailangan ko makita na magkaroon, kasi kailangan niyang i-target yung breakaway gap na to. Okay? So, tingnan nyo to ha. So, kailangan ko tingnan nyo, ayan, tinamaan na pala. Ay, sorry. Ayan, tinamaan na pala yung breakaway gap. So, in that case, guys, kailangan ko makita na magkaroon tayo ng sense of support and resistance dito to break that again. Again, ang breakaway gap, once na mabasag to, guys, dilipad to. Kasi nga, breakaway nga. Okay? Break, and then away. Alis ka na. Diba? Move away. Ganun lang. Okay? Pero again, may mas in-depth in details or explanation pa tayo when it comes to breakaway gap. Okay? So, ang breakaway gap is talagang dumausdus na pressure na hindi po na binabalikan. Pero pag binalikan, magkakaroon ng respecting to that zone. May hirapan ng price umalis dyan. Pero once it goes above or below to that zone, it will go away. Okay? Just like it called. Breakaway gap. Okay? Hahanapin ko ulit yung video ni ICT when it comes to breakaway gap. And definitely, I can prove that to you. Okay? So, kung titignan nyo dito, break of structure, dumaos doon sa presyo, then that means that's a fair value gap, which is, we called it a breakaway gap. Kasi nga, hindi na niya binalikan yung fair value gap. That means it's a breakaway gap. Okay? And to these zones, kung titignan nyo, kung kukunin nyo itong specific movement na to, and extend that to the right, that's a 25% respecting zone. Naiintindihan? So, if you go into plot of Fibonacci, right around there, okay, and then kukunin nyo yung, okay, wala tayong, wala akong 25%, sorry. Okay, pero you get the point, okay? Naiintindihan nyo? So, that's a 25% level, okay? So, nasa 25% zone. Yung zone, area na to, that's why it went back to that zone. Yung gusto ko makita lang na mag-respect to dito. Okay, once it respect that zone, then move up again, then definitely, guys, pwede na tayo makapag-long somewhere around here. Pero again, ha, ito yung magiging area natin for our point of interest, this breakaway gap. So, again, eh, Sir Kim, what if na-break na natin to? Possible ba? Lumipad na yung presyo agad-agad? Possible. Okay, and I'm so sorry kung hindi nyo masasabayan yon. Pero, I'm thinking of, kaya natin makapag-position dito using breaker block only. Okay, kakayarin nyo ng breaker block. Since magkakaroon dito ng sideways consolidation, and magkakaroon dito ng multiple blocks, somewhere around in this one, on a lower time frame, then definitely, kaya natin siya matrade for a longer position. Okay, yun lang yung nakikita ko. And guess what, may mga news tayo regarding sa euro, no? So definitely guys, isa yun sa mga magiging effect ng market. Alam ko tumataas ata yung bilihin, lalo na yung mga pinaka pang araw-araw na ginagamit nila. Okay, alam nyo na ba yun? Tumataas ata yung pinaka, yes, hindi naman inflation, pero may isa or dalawang pangunahing bilihin na nagmamahal ang presyo, that's nagkukulang ng supply. And that's the reason kung bakit
Pag nangyari yon, pag nalaman ng mga tao na, oh, putik yan, kulang na tayo ng supply ng corn, so in that case, tataasan natin yung presyo neto. In that case, ang corn, hindi po pwedeng mawala siyang sangkap sa pagluluto, and then definitely, lahat iba-buy out. Kahit na mahal, bibilhin. Parang sile. Kahit na sobrang mahal, hindi po pwedeng walang sile. Naiintindihan? So, ganun na mangyayari. So, in this case, makikita natin na aangas to. And guess what? Hindi malayo ng pareha sila ng pinupunto neto. Now, kung pupuntahan naman natin si Amy ni S&P on a weekly chart, kung titignan ninyo, Contento na ba kayo dyan? Contento na ba yung pair valley gap nyo dyan? Tingnan nyo how respected this zone is. Ganyan lang yan. Hindi na bababayan dyan. And guess what? Anong gusto ko makita ngayon? Gusto ko makita yan ngayon dito sa CB na to ngayong week. Naiintindihan? Ngayong week or next week. Makikita nyo umakit yan dito. And guess what? That is the first time na makikita natin itong si imini S&P na umakit ng 4,500. Okay? Or 4,500 something. Okay? So, yep. That's our first time kasi since that is when way back April 2022 pa. And I know majority of you guys noong 2022 is hindi pa kilala siguro si S&P. No? So, yeah. Ako kasi nakapag-trade lang tayo dito kay S&P right around March, something like that. Pero majority of you guys hindi pa to nakita before. Okay? So, yun lang. So, I believe ito yung kailangan nyo tingnan. Also, guys, baguhin nyo na pala yung imini S&P ninyo. No? Kailangan nyo na po ng September contract. So, kung gusto nyo hanapin yan, ang tatype yun lang po ay ESU 2023. Okay? ESU 2023 for September contract. ESU 2023. So, ayan na po yung contract natin ngayon. No? Actually, nasabi ko na rin sa inyo kung ano-ano pa yung mga kailangan. So, next. Wait lang. Okay. So, let's get this one. Ang susunod na contract natin, guys, will be around December na. Okay? Which is ESA naman yon. ESA. So, yun na yung pang December contract. And hanggang February na yon. Okay? So, ngayon naman, hanggang yung June natin na to, hanggang ano na to? Hanggang September na to. Okay? So, ayun lang. So, babaguhin nyo na. Kung makikita nyo guys, di ba? Choppy pa siya nung way back August, di ba? Last year. And then, choppy pa rin siya dito, way back dito. Pero ngayon, lumilinaw na, di ba? Kasi nga, magiging contract nyo na ito ngayon. Okay? Ngayon pa lang pumapasok yung mga contracts ngayon. So, anyways, di ba? Ang dami natin pinag-usapan, pero I hope ready na kayo dyan. Okay? Again, ha? Be ready, guys. Be excited. Excited na rin ako dito para sa magiging movement ng market. So, now, let's go to S&P 500. And, now, let's go put some examples of silver bullet. Now, I know, ano yung madalas nyo mga na-encounter when it comes to silver bullet, okay? So, punta muna tayo dun sa Discord natin, okay? So, since marami sa Discord natin ang nagpo-post ng assignment nila. Oops, sorry. Ayan, marami nagpo-post ng assignment. Actually, nare-record ko kasi lahat, okay? That's why kailangan ko yung assignment nila, okay? O assignment ninyo din, no? So, punta muna tayo somewhere around dito, okay? Yan. I don't know kailan to. This is today, kaninang 3, which is silver bullet niya, nung 3. Okay, nung 3 PM. So, tingnan nyo to. Okay, tingnan muna natin to. So, tulad nga na sinabi ko sa inyo guys, mas madali i-trade ang silver bullet kapag kakabukas pala ng new weekly opening gap. Okay, kasi nagbabound siya doon. And guess what, makikita mo yun as sense of relativity na, okay, possible mag-respecto doon. Or possible, okay, possible hanggang dito lang yan, then it will push the price lower. Okay, kasi nga nag-respect siya or nag-stay siya doon sa endwog niya. Okay, now, kung makikita nyo dito guys, ito yung tips ko para sa inyo, okay? If hindi nyo kayang tignan, ang obvious run into a liquidity, number one is change of character. Mas maigi, tignan nyo ang change of character. And as you can see, nagkaroon siya ng change of character somewhere around here. And guess what? Isa din to sa mga tips na ibinibigay ko sa kanila. Actually, may nag-message sa akin. Let me show you. I don't know if kilala nyo. Pero ito, may nag-message sa akin si Leo. Okay, si Leo. Take a look. So, ilalagay mo lang ang chalk sa mga nag-cause ng breakup structure sa may mga swing low. I don't know kung sino nagsabi niyan, pero that's sound of correct. Okay, correct naman siya. So, in this case, titignan natin to. I think this is a lower time frame analysis based on this chart right around here.
So, I don't know kung bakit naglalagay pa kayo ng aggressive change of character or early change of character. So, hindi ibig sabihin nun aggressive. Walang term na aggressive change of character. Okay? Walang term na ganun. Number one, tama ito. Nagtatanong siya kung ayun ba ang change of character. So, now, take a look. So, ayan. Good morning, Coach Kim. Balit po ba yung aggressive change of character or early? Yung early, yung my circle. Salamat po. Thank you. Okay? So, ayan. So, tingnan natin. So, tinatanong niya kung ito daw ba ay valid change of character. Itong zones na to. And as you can see, ang gulo kasi, hindi ko makita. Ano ba yung green na yan? O yellow na yan? Colorblind ako. Hindi ko alam kung ghost ba to? Or candle wicks? Yung mga yan? I cannot tell. Hindi ko alam. So, kapag pag magtitingin kayo ng change of character, paano nyo ba masasabi na change of character yon? Number one is, makikita nyo, ito yung pinaka-obvious change of character ninyo, ha? Tatandaan nyo, itong last low na to. Okay? Eh, bakit sabi niya ito daw? Ha? Bakit ito daw yung change of character? And guess what, kung makikita nyo, sinabi ko, yes, tama yun. Why? Fail to do another high, result of a change of character. So, kung makikita nyo to, ayan, from swing high, syempre, kung titignan nyo to sa line chart niyo guys, no, pag silver bullet, no, obvious run into liquidity, tama? Yan. Obvious run into liquidity, balik sa support and resistance, which is ito. Now, kung makikita nyo, nag-create ng lower, okay? And now, para hindi kayo malito, okay? Para hindi kayo malito, kunin nyo lang to, kunin nyo to, itong lows na to, wala akong pakialam kung hanggang saan yung lows na yan, kung hindi man lang dumikit yan dito sa main change of character ninyo, or bumaba lang siya ng konti, then umangat siya. Hindi ko din kailangan tingnan kung hanggang saan yung taas, ang kailangan ko lang is, babasagin ba to o hindi? That's it. Pag hindi ito binasag, itong highs na to, then definitely, that's a change of character. Naiintindihan? This will serve as your change of character. Again, ulitin ko. If itong highs na to, nag-failed to get this high alone, change of character to. So in that case, you will put another line there. Now, kung pupunta naman siya ng higher time frame, makikita niya ang resulta nito is higher high, lower high, higher high, change of character, and a massive fair value gap when back to that fair value gap, which is your change of character zone, and push the price lower. Naintindihan? So again, ha, isa to sa mga tips na pwede nyo i-apply when it comes to finding a right silver bullet, okay, sa London and New York session, no? Kayang-kaya to i-perform. Pinaka-basic to, na key factor. So that's why nauna yung change of character, pagtuturo natin ng change of character sa inyo, para mas maintindihan nyo na, okay, mas madali na namin makikita, okay? Mas madali nyo na makikita. Okay? Student kami ni Coach JM diyan, JM kasi coach. Okay, klase ko po 'yan. Ah, klase mo. Okay, good. Okay, 'di ba? So, also 'yun yung pinaka key, no? So, tingnan niyo. Once na mag-plot kayo ng line somewhere around diyan, ito sa zone sa to. Malilito kayo once na nagkakaroon ng movement pag ganyan, then bumabagsak. 'Yan. And then biglang tataas ulit. Ayan, ang masasabi nyo kasi during those market movement, ito yung change of character ninyo, which is walang mali. Tama yon guys. Okay? Kahit ako magsasabi sa inyo, tama yon. It's just nalilito na lang yung mga tao, alin ba ang unang change of character? Dalawa kasi para sa akin ang magiging change of character ninyo. Is number one is yung reason to fail. Failed to get the high, which is ito yon, magiging fail to. Failure to get this high. If itong highs na to, hindi niya binrake to, then definitely that's a failed high causing what? This one for your, di ba may tinatawag tayong internal change of character and external change of character. Naalala nyo ba yon? Yun yun guys. Maraming tao hindi marunong mag-play ng smart money concept because of that concept. Hindi nila alam paano mabasa ang internal and external. Now, yung tanong dito sa akin, that is the one, this is the first example of internal change of character. This is external kasi ito yung sa higher time frame, ito yung lower time frame. This is your internal change of character. This is the basic one. Pinakamadali. Okay? So now you get. Now you know. Okay? Yun yun. So in that case, guys, Sir Kim, kaya pala minsan, Sir Kim, no, naglalagay ka ng dalawang change of character. Yes. Ito yung pinakamain. Ito yung lower time frame kung saan makikita ko mag-fail to. Pag to nag-fail to resurrect this in this highs, then definitely that's a change of character. And guess what? Makikita mo yan na ganyan. And now, dadausdos yan dito and babalik yan somewhere around yan. Diba? So that's your change of character. Bakit? Again ha, ang change of character is changing momentum.
In that case, hindi niya na nga kayang itaas dito eh, di ba? Hindi niya na, failed na nga eh, nag-failed nga siyang umangat dito, nag-change of character. Pero kung tatanungin niyo yung ibang mga tao, okay? Tatanungin niyo yung ibang tao, lalo na sa mga baguhan sa smart money concept, anong tawag nila dyan? Breakup structure. Naiintindihan? Oh, hindi naman change of character, breakup structure yan. Okay. Ito daw ang change of character nila, which is correct. Ito yung change of character, and then they will call this one as a breakup structure. If they don't know how to use this one as a change of character, then definitely no one can train this one. Hindi nyo kakayanin i-trade to. Bakit? Ang magiging trade ninyo is dito pa. Tama. Pero kung titignan nyo, kung marunong kayo magbasa ng internal and external change of character, dito pa lang, take advantage nyo na ang market. Napakaliit na stop loss pa. Tama ba ako doon? Bakit? Ayan o. Oh. Mas maliit na risk yan. Compare dito. Kasi dyan ang stop loss. Naiintindihan nyo? Nakikita nyo yung difference. Although kung sasabihin ninyo, maybe hindi pa malaking difference yan. Pero again, napakalang yung difference yan. Diba? So, tingnan nyo kung gaano kalaking difference yan. I believe that will give you around, 3 to 4 handles pa. Sayang. Pero kung marunong kayo magbasa ng, internal change of character and external, then definitely, malaking damage yon sa market. Ang internal po ay, kumbaga parang sa tao, di ba, may internal bleeding ang tao. Hindi natin kita sa labas, di ba? Which is ito, hindi natin nakikita dito, pero ang laki ng damage pala nakikreate niya, tama? Once na malaman ng mga doktor na may internal hemorrhage or may internal bleeding siya sa ulo, di ba? Ganito din dito yon. Mas malaki yung effect nito sa market compared dito. Kasi ito, after na to eh. Ito yung cause and effect. Naintindihan nyo? Ito yung cause and effect. Ito yung reason for that one. Okay? So, again, ay anong kinalaman yan, Sir Kim, sa silver bullet? Yun lang. Okay? So, mamaya ka na, boss. Okay? Wait lang. Check natin. Okay, sige. If you have any questions, let me know first. So, wait lang. Check natin ba? Ano bang message nito? Ito pa. Ay, nako! Akala ko naman, napaka-importante. Ang message sa akin, guys, Valorant daw. Wait lang. Tignan yung message sa akin, guys. O, Valo ba? Yung message sa atin, Valorant. Anyways, sige. Sige, let me know if you have any questions. Joshua, yung iba kasi coach, yung iba kasi coach, kaya in external change of character kinukuha nila, tingin nila SL lang kasi conservative. Correct, actually correct, tama. Okay, tama naman. Okay, pero alam nyo, once na ma-master nyo yung internal and external, okay, the terms internal and external, parang nyo siyang parang nyo siyang dinadisect talaga eh. Naintindihan nyo? Parang mas pinipino nyo pa eh. Yun yung term nun, pinipino nyo. And guess what? Maybe, siguro ewan kung sa tingin nyo, nagsisinungaling ako. Pero piling ko yun yung naging reason for me kung bakit hindi ako natatakot ngayon sa lower time frame. Kasi alam ko yung internal and external. Maybe that's the reason why. Naintindihan? Maybe. Kasi alam ko na eh, yung itsura ng internal eh. So in that case, pag internal pa lang nangyayari, then definitely nasa lower time frame yun. Mas maliit yun sa lower time frame. And definitely nasa seconds yun. Naintindihan yun? One time may mga mentoring class si ICT, sinasabi niya lagi doon na, 15 seconds time frame. Diba? Nasa 15 seconds siya minsan. Kasi nga, tinitingnan niya rin. Hindi yung exact term na internal, no? Hindi ganun. Pero, dinadisect niya doon sa lower na yon. Okay? So, if you know, diba? May tanong po ako. Sige, let me know if you have any question, Josh. Kasi, coach, pag obvious rin po ba, yung, kumbaga sa, sinasabi po nila sa Discord minsan, pag yung obvious rin, dito, yung sa line chart, coach, okay. Dapat yung, talaga, kumbaga, yung talagang straight na straight, or talagang impulse na pagtaas, ganon? Hindi, coach, yung, kumbaga, nag-obvious rin na sa, sa candle, pero sa candle, ay sa line, hindi ba, coach? Gets. Okay. Okay, gets. So, ang tanong is, kasi nga sa candle, nag-obvious run na, pero sa line chart, hindi pa. Tama? Iba yun? Tama, okay. So, pagka ganun, Josh, no? Body. Huwag kang magpo-focus sa wicks. Kasi nga, damage lang ang wick, di ba? The wicks do the damage,
pero yung body tells the story. Naintindihan? So in that case, kung titignan mo lang ang weak, ano ka, magiging emotional ka. Bakit? Ang lalaki niyan, di ba? And guess what? During those times, tingnan nyo ha. Ayan, sige, bibigyan ko kayo ng experience. So, during those times, move forward. Isa pa. Hintayin natin mabuo yung isang candle. Ayan, okay? Ito. So, once na, tingnan mo ha. Oh, ayan. Once na nagkakaroon tayo ng ganito, and titignan mo to sa line chart, ayan, di ba? Umiiyak siya. And now, bumabalik, hindi man lang nagkakaroon ng week dito, di ba? Kasi nga, line chart to. Wala naman siyang basis nun. Bakit? Ang line chart, guys, is nakabase sa body, hindi sa weeks. Tandaan nyo, ha? Ang line chart is nakabase sa body, directional body yan, eh. Hindi naman yan week, eh. Makikita nyo dyan, pag pinalitan natin yan ng candles, majority ng, ano yan, trend yan, nasa body, hindi sa week. Sige, drawing natin na dissection to, ha? Tingnan nyo. Ay, putik, ang pangit. Pero anyways, you get the point. Kasi hindi po pwedeng pira-pira sa, ayan, okay? Tingnan nyo. Then, body. Tingnan nyo, majority nasa bodies, hindi sa weeks. Walang weak. Naintindihan? Wala siya sa weak. So, na magiging emotional kayo when it comes to that one. So, dapat mas ibe-base nyo sa body, not the weeks. Kasi nga, tama yung term, the weeks do the damage, the body tells the story. Saan ba tayo magbe-base? Siyempre, sa katawan. Kaya nga, di ba, minsan, opening above and opening below. Kasi pag close, di ba sabi ko nga, babalik pa rin tayo kay Bitcoin. Babalik tayo sa blockchain technology. Babalik tayo doon para sabihin lang sa inyo na, alin, once na na-print na yan, once na natapos na yan, hindi na kayang baguhin yan. Tama ba ako? Yun ang white paper, di ba? Yun ang technology ni Bitcoin. Once na na-publish na yung blockchain na yan or yung blocks, hindi na kayang baguhin pa. So in that case, mas mabuti, hintayin nyo yung closing. Kung saan nag-close majority ng market, in that case, guys, hindi na mababago yon. Pero, ang weak, of course, do the damage to the people who don't even know what they're doing. Okay? So, tingnan nyo to. Magiging emotional kayo dito. Yung price niya, like, bumabalik somewhere around dyan. Tingnan nyo. Umiiyak yung price somewhere around dyan. Ayan. And then, suddenly, tumaas. Now, tingnan mo kung nasan ng, ano. Tingnan mo kung nasan yung line chart. Ito yung pinakadulo ng week. Take a look at the line. Far away from that one. Saan siya nag-base? Body or week? Body. So now, the question, ano sagot dun sa question? Like, oh, obvious run into a liquidity. Line chart ba dapat? Or yung candles? So, again, ibibase mo siya dapat sa body ng candles. And guess what? Ito naman ang magsasabi sa'yo kung saan ang majority. Naintindihan? Siya naman ang magsasabi kung saan ang majority na nag-side ang market. Malaking tulong ang line chart. Why? Kasi masasabi niya sa'yo kung saan ang pinakamabigat na side. Let's say, for example, buy side or sell side. So, in that case, kung hindi niya kaya to, kung makikita mo, tingnan mo, pantay itong, almost similar sa, like talagang horizontal, like pantay na pantay. Kung titignan mo, dadissect mo siya sa candles, weeks lang pala. So now, let's take a look at the obvious run into liquidity. So, that's around 10. Okay? That's around 10, something like that. That's around 10. And then, this is your lows, right around here. This is your lows, again, right around here. Tingnan mo to. Let's dissect this one out onto line chart. Tingnan natin. Now, obvious run into liquidity ba to? Diba? Matatawag mo ba siya as obvious run into liquidity? Okay? Pag nagla-line chart coach, nakikita ko is letter V yung line, tas MSS na sa packet minsan. Correct. Actually, V line. Actually, may tawag dyan, FITSA. Okay? Ewan ko kung kailan ko narinig yon, pero kay Sir JM ko yung narinig, yung FITSA na yan, FITSA line. May mga nagturo daw sa kanya may back before ng liquidity, which is it serves us, or talagang pinopromote, or talagang hindi naman sa pinopromote, pero ang talagang pinoproduce ng liquidity is pizza. Sounds weird, which is letter V. Ang pizza, slice ng pizza is ganito. Tama? And that's a liquidity. And now, sa atin is obvious run into a liquidity. Naintindihan? So, parang V-shape, correct. Okay? Patalinuhan na lang, no? Patalasan na lang ng utak, no? Yeah.
Quasimodo din, coach. Okay. Hindi ko pa alam to, pero narinig ko na yung word na yan. I don't know about that. Okay, so see, tingnan nyo, si Sir Kim marami ding hindi alam, di ba? Madami akong hindi alam. Hindi naman ako perfect, o hindi naman ako 100% like alam ko lahat ng strategies sa training, no? Hindi. If it works for you, it works for you. Ito ang nag-work sa akin, so as of now, ito palang alam ko. Okay? So, I don't know about that, pero I believe yung pinsan ko, tinanong niya na ako regarding dyan. Okay, tinanong niya. Ang pinsan ko is nagtitrade siya, guys. Nagtitrade siya sa Forex. Okay, may broker siya dito sa Pilipinas, pero hindi niya alam na nagtitrade ako. How cool is that? Di ba? Angas, no? Di ba? So, even my cousin, hindi nila alam na nagtitrade ako. Kasi hindi naman ako mabuka, hindi naman ako masalita. Okay? Ang ganda niya, pag nagkita kayo if ever, yeah. Okay? Ayun, pupunta sila dito ngayon. Okay, next pag-uwi ni ng mother. Pero anyways, now, tignan natin to. Okay? Now, kung makikita mo dito, Josh, no, nagkaroon tayo ng obvious run into liquidity. Sir Kim, ano ba ang i-consider mong obvious run into liquidity? Siyempre, yun nag-grab. Let's say, ito aggressively grab, okay? Aggressive siya, bumagsak ang market. Now, tingnan natin siya sa candles. Aggressive ang market to the downside right around here. Now, ang pinakaunang-unang key pointer na titignan ko dito is ano? Tada! Number one. Eh, tanong, sinabi ko ba i-trade nyo to? Hindi. Sinasabi ko lang sa inyo na nagiging blocks to. Nagiging harang to that zone. In that case, oops, okay, blocks na to. Ayoko nang dumaan pa ang presyo dito. In that case, I will look for what? Fair value gap. Number one fair value gap na makikita ko dyan is ito, syempre. Yeah. Next one is around here. Tama? There you go. In that case, I'll be in a long position. Now, Sir Kim, ano yung isa, di ba? Ano yung isa sa mga mabibigay mo sa aming tips when it comes to finding the right fair value gap? Now, do you have the same question in mind? Etong, let's say for example, nag-create siya lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na fair value gap and hindi mo alam ngayon kung saan ka mamimili. Tama ba ako doon? Sige nga. Minsan, di ba, daming fair value gap na hindi mo alam ngayon kung saan ka mamimili ng fair value gap. Hindi mo alam kung anong pipiliin mong fair value gap. Tama ba ako doon? Di ba? Diba? Same question, diba? Ang daming pair value gap. Ito, tulad na ito. Meron kang volume imbalance. 1, 2. Eh, paano kung tumaas na yung price? Now, anong pipiliin mo dun sa 5? Alin, yung pinakaunang pair value gap o pinakamalapit na lang dun? Diba? So, pagka ganun ang question nyo in mind when it comes to silver bullet, kasi siyempre ha, simple silver bullet, pair value gap ang position dun ha. Pair value gap, wala nang iba. So, pagka ganun guys is, tingnan nyo to. So, in that case, tingnan nyo. Meron kayo, let's say lang andito printed, ha, kasi wala na akong replay. Okay, hindi na ako nag-avail pa ulit ng trading view plan. Okay, hiyaan ko lang to. So, let's say, for example, andito printed. Okay, so now, ito lang yung meron tayo. So, now, let's say, for example, nag-create siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na fair value gap. Alin dyan? Ang pinakagagamitin ninyo. Tama, hindi alam ni Lark kung saan mag-e-entry. Ito ang gagamitin ninyo, ha? So, tingnan nyo. Once na ang presyo is nagkakaroon ng obvious run into liquidity. Tada! Obvious run into liquidity. Tataas. Now, makikita mo yung alin? Yung blocks na sinasabi ko sa iyo na hindi pantay. Tama? And it will serve as your bedrock. Okay, yun na lang. Okay, it will serve as our bedrock. Okay, yan ang keyword ha. Bedrock. So, now, pag nagtanong ako habang nasa live tayo, Josh, may nakita ka bang bedrock? Kasi, may nakita ka bang bedrock? May nakita ka ba LAR na bedrock? Once na nagtanong ako nun, definitely alam nyo na dapat yung hinahanap ko, ha? Ito yon. Ah, sorry, nawala. Ito, ha? Yung bedrock is yung hindi pantay na opening ng candle. This one. Bedrock. Tawag namin dyan ko, it's abnormal, eh. Abnormal, o. Pwede din, abnormal. May nakita ka na ba abnormal? Okay, totoo. Abnormal candle. O, sige. Bedrock or abnormal candle. Parang nagkakaintindihan tayo. Now, once makita tayo nun, hindi ibig sabihin ng position yun. Naiintindihan? Hindi. Pero, magre-reside siya kung saan gustong pumunta ng market. Nagiging closing siya eh. Nagiging harang siya. Isipin nyo, ha? Nagiging harang siya. In that case, okay. Ibig sabihin, pwede bumagsak ang market, pero hindi kayang bumasag dito. So, in that case, safe haven natin to. Safe haven means, safest stop loss ang pwede mangyari sa lows niyan. Naiintindihan? Safest way. Now, tingnan nyo. Ang market is kadalasan nakikita nyo is paano? Punta tayo sa Ghost Feed, okay?
Kasi ganito yung market candle. And now, sabi ko nga sa inyo, nakikreate na maraming fair value gap. Ayan, ayan. Isipin nyo, hindi na mimitigate ha. Isipin nyo, not mitigated. Ibig sabihin, hindi nakukuha. Hindi binabalikan. Okay? Now, paano ka ngayon nahanap ng fair value gap? Ang dami yan. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 5. Diba? Ito yon. Ito yung tips. Okay? Once na makita ka ng ganong klaseng movement, once na makita ka ng 1, 2, umaakit lang yung price, ayan, tulad yan, umaakit lang, hintayin mo yung pag-rebalance ng price. Ibig sabihin guys, hintayin mo yung pag-pullback ng presyo. Bakit? Hindi naman matatapos yun dun. Tandaan mo, hindi naman pwede yun, di ba? Nothing goes up in a straight line. Natatandaan nyo pa yung quote na yun? And nothing goes down in a straight line. Tama? Nothing goes up in a straight line, nothing goes down in a straight line. Walang ganon. Nagkakaroon ng what? Choppiness, which is ta-da-ta-ta-ta-da. Yes, pwedeng umangat. And guess what? Kung titingnan mo sa higher time frame, it's a straight line. But again, hindi ganon ang background niyan. Hindi ganon ang lower time frame analysis niyan. Okay? Now, once na magkaroon yun, okay? Once na makita mo yung pagkaganito ng presyo, huwag kang maatat. Huwag kang maatat na mag-position agad. Naiintindihan? Na, oh, putang ina mo, binalikan na yung hyperbolic. No. No. Hindi. Bakit? Ang dami mo ngang point of interest eh. Malay mo bang ayun yung pinaka-the best for you? Naiintindihan? No. Hindi. Naiintindihan? Now, if nakita mo ngayon to, kunin mo ngayon yung lows neto from these highs. Okay? Ulitin ko. Kunin mo tong highs and lows. Okay? It doesn't matter, baliktad or whatsoever, parehas lang yan. Okay? O, di ba? Parehas lang yan. Now, in these zones, from these lows to highs, na to, hahanapin mo ngayon yung zones ng 50%. Yung pinaka 50% niyan, yan ang magiging sangkalan mo for your best way possible for you to long position. Bakit? Pag chinap-chap mo yan sa higher time frame, makikita mo isang malaking blocks to. Okay? Kaso minsan coach, pag rebalance, yun pala yung reversal na coach eh. Get the 50%. No, pero tignan nyo ha. No, just hear me out first. Okay, tignan nyo muna to. Pagka ano, tignan nyo muna to. Yan. Okay? Kunin mo lang to. From this lows to that high, makikita mo to. So, kung may ewan ko may settings sa kayo na to, pero yeah, I will let you screenshot that one. Okay. So, may copy na kayo. Okay, goods. Kayo nang bahala kung papalitan niyo pa yung kulay. Again, matatakot ba kayo mag-position dito sa 50? Hindi. Bakit? May bedrock, which is, it serve as what? Locking of the price. Hindi na pwedeng bumagsak. Hindi na pwedeng mag-leak pa yan dyan. Get that 50% or get that 30, bro. Diba? Kunin nyo lang yan. Place a position. Now, take a look. Tignan nyo itong market zone nyo somewhere around in this kind of environment, no? Pwede nyo balikan yung mga previous assignment niyo sa akin, okay? Pwede nyo balikan. And now, tignan nyo maigi kung saan nagre-reside madalas ang price, okay? I want you to test that, okay? I want you to test that and see it from yourself. See it for yourself. Kayo mismo makakita, ay, hindi na ako. Bakit? Kasi pag ako, syempre, ang dali-dali tignan, di ba? Ang dali tignan pag ako, di ba? Ang dali tignan pag ako. Pero pagka kayo na, hirap, di ba? Hirap na, shit. So now, gusto ko ma-feel niyo yung environment, gusto ko ma-feel niyo yung, you know, lesson na talaga na-absorb niyo. So again, ulitin ko. Look for what? Obvious run into liquidity first. And now, if tumataas ang presyo, huwag kayo mag-alala. Okay? Huwag kayo mag-alala. From swing low, kung saan huminto ang presyo, get that one. Okay? Kunin niyo yun. And now, puntahan nyo yung 50%, once na bumalik yun doon, then definitely, that is highly sensitive ang 50%, then you can probably take a position there. This is your bedrock,
The price will never go below into these zones. Kung pupunta pa yan sa ilalim, make sure talo ka dyan. Make sure dyan ka magpapatalo. Naiintindihan? Yun yun. Now, punta ka dito. Okay? Punta ka dito, somewhere around here, on these zones. Tingnan mo maigi. So, in this zone, or in this higher time frame, kung nakikita mo, lower time frame, puro pair valley gap. Hindi mo alam kung kailan babalikan yung zones. Pero kung titingnan mo, from this swing low to that swing high, you'll see what I mean. 50% zone. Same na same yan during lower time frame analysis, which is during our silver bullet session. Naintindihan? There you go. Kung wala kang makitang pair valley gap, kung marami, kung 10, 20, 30 ang pair valley gap na nakikita mo, don't worry. Just find the swing high or swing low to swing. Bakit ito yung kinuha mo? Bakit hindi ito, Sir Kim? Eh, bumagsak ba market? Hindi eh. Ito yung bumagsak oh. Tingnan mo ha. Swing low, swing high, bumagsak. Ayan ang kunin mo. Eh, Sir Kim, paano kung nangyayari pa lang to? Okay lang. Eh, di plot mo na. Mas maaga, mas mabuti. In that case, aim for this zone. Get that one. Get that 30, bro. Long position. Stop loss will be here. Congratulations. Yun na. And now, Sir Kim, how about the take profit? Again, di ko kayo tinuturo ang mag-take profit ng sobrang angas. Di ko kayo pinapakitaan ng take profit na 20 mil. Walang ganon. Hindi nyo ito susundin, okay? Hindi nyo susundin to, ha? OT ito ni ICT, correct, yes. Pero hindi ito sinusunod, okay? Huwag nyo kukunin to kasi ang target lang naman natin is 5 handles or even 10 handles. Okay? Masanay kayo muna doon. Then, tsaka na tayo mangarap ng sobrang laki. Okay? Kung hindi nyo kaya yung maliit na take profit, maliit na handles, what more pa yung malalaki? Naintindihan? So, focus, guys. Focus. Again, ha, ulitin ko. Ano natutunan nyo today? Ano natutunan nyo today is paano maghanap ng entry during those massively movement going upside. Paano namin makikita yun, Sir Kim? Paano? No. Kung pupunta ka dito, somewhere around in these zones, diba? Titingnan mo. Kung iisipin mo ng mabuti, okay? Kung iisipin mo ng mabuti, like yung highs and downs ng price or pagpasok ng malaking presyo, paangat ng pababa, makikita mo napakadaming fair value gap na pwedeng i-trade, napakadaming fair value gap na pwedeng balikan, okay? Pero, isa lang yan eh. Doon mo masasabi na natatandaan nyo pa yung sinabi ko sa inyo bago mag-end yung pang ilang live natin sa YouTube. Naalala nyo yung sinabi ko sa inyo na best to unleave behind. Best to leave unfilled fair value gap. Tandaan nyo? Best to unleave or unfilled fair value gap. Tandaan nyo pa ba? So, kung hindi nyo natanda, let me refresh your mind. There you go. This is your best to unleave fair value gap. Ha ha ha. Plot mo yung 50%. Nasa 50%. Ano tong mga to? Nasa baba to ng 50%. So, best to unleave or best to leave unfilled. Di na dapat balikan. Eh, di ibig sabihin, Sir Kim, yung plotting mo kanina dito from this lows to this highs, ibig sabihin, hindi na po pwedeng balikan to. Yes, 50 lang. 50 will be fine. 50 will be good. Majority of these zones will give you hard time. Sideways consolidation, and guess what? Your last resort will be our bedrock. Naintindihan? That's it. Best to unleave. Ang dami nyo pang kailangan malaman when it comes to ICT. Ang dami nakatago, diba? Ang dami nakatago, pero ayan lang pala yun. Naintindihan? So, yeah, that's the first step, guys. That's the first step. Okay ba? May natutunan ba kayo tonight? Okay? Again, that will be your assignment for yourself. Okay? Assignment niyan for yourself. Tingnan nyo mabuti kung may makikita kayong ganun. Okay? Kung may makikita kayong ganun, during the London and New York session, tingnan nyo. Tingnan nyo yung price. It will highly sensitive dun sa presyo ng 50% zones na yun. Okay? And pag may nakita kayo maraming fair value gap, just like this one, no? Tingnan nyo to. Tingnan nyo tong fair value gap na to. Ang dami, di ba? 1, 2, 3. Now, pag nakita mo itong nagkaroon ng break of structure or change of character, that is the time na kukunin mo from lows to these highs. And now, ano sa tingin mo dito yung dalawang pinaka the best per valley gap? Ito ba? Ito ba?
or even yung lower time frame nito, ewan ko kung meron. Pero ano sa tingin mo? In that case, pupunta ka ng lower time frame and you'll see there's a fair valley gap on these zones na pwedeng balikan. Ito lang. 50%. Naintindihan? Ibig sabihin, Sir Kim, ito hindi na. Now, nakita ko ba yung choppiness ng market? Binigyan ka ba ng fair valley gap? Tingnan mo nga. Hehe, I believe hindi. No fair valley gap. Ito lang. Which is random, but nasa 50%. Pwede naman nasa 70% yan, but 50% pa. That's another what if. Diba? What if? Bakit ganun? So, I hope may natutunan kayo, diba? I hope. Diba? May natutunan kayo kahit papano. Tape read, tama. Tape read, okay? Tape read kayo maigi, okay? Mas mabuti kung may time kayo, okay? Tape read nyo yung market mamayang alauna, okay? Ang alas dos, okay? Mamaya sa akin to, coach, correct? Mamaya, pwede nyo i-London session yan, okay? Again, ha, magagamit nyo yun during those market na sumasabog talaga. And now, tingnan nyo, kayo yung magkakaroon ng bigger and majority, like, higher percentage na makakapag-position kayo compare sa iba. And that is the reason bakit may nakakapag-position sa mga mabibilis na movement pataas kasi marunong silang gumamit nun. And now, kung titingnan ko, kung i-review ko yung klase dun sa Discord channel natin for this one, tingnan natin ha, reviewin natin maigi. At tulad na ito, isa to yung kay JC, meron siyang fair valley gap dito. Tingnan nyo ha, ito ha, assignment. Tingnan nyo to, basta tignan nyo na lang to. Actually, tignan nyo na lang itong mga zones nyo dito, no? Pag-aralan nyo yung mga positions nila, then tignan nyo, mapapansin nyo, dun bumabalik yon. Tignan mo to. From this high to this low, bakit nag-reason na pullback? Hanapin mo, 50% yan. Next. Yesterday, kaninang 4 p.m., which is silver bullet ng London session, tingnan mo kung ano yung itsura niya. Pag maraming fair valley gap, gagamitan mo nun. Okay? Pag talaga dumadaos-dos na yung price, gamitan mo nun. Okay? So, anyways, makikita mo yan dito. Okay? Tingnan mo to. Meron kang 1, 2, and 3 fair valley gap. Ano yung pinaka-the best sa tingin mo? Diba? Ano yung pinaka-the best sa tingin mo babalikan? So, you decide. Okay? I believe hindi TP hit to. Kasi hindi na TP hit yan. Alam ko, bumalik yan dito, then bumagsak. Tama? Ano sa tingin nyo yun? Ano yung sa tingin nyo binalikan yan? I don't know. Hehe. Yesterday yan, ha? Check nyo. Ako, kahit di ko alam, nakikita ko. Okay? Next. Entry, same or exact thing. Basta hanapan nyo ng ganun. Okay? Yung pullback, ha? Yung pullback from swing high to swing low or swing low to swing high. Naintindihan? Yun ang kititingnan ninyo. Ganun palagi sa 9:30. Ha? Okay, 50%. O, di ba? At least, sasakyan niya palagi. Okay? So, anyways, guys, thank you so much. Ayun lang yung kaya ko muna sa ngayon. Okay, sa ngayong gabi. I'm so sorry kung hindi medyo madami na topic today. Pero, you know, paisa-isa, kahit pa paano, di ba? At least nakaka-move on tayo. Okay? Di ba? Ang ganda nun. Di ba? Ang ganda nun. Yes. Ang ganda yun. Okay? So, again, marami pa akong handa. Okay? Marami pa akong handa. Marami pa akong dagdag na knowledge. Again, guys, hindi naman natatapos sa isa lang. Di ba? Dito nyo malalaman na, shit, dami pala namin kailangan pala matutunan. Dami pa palang alam ni Sir Kim na hindi niya nasasabi sa atin throughout the entire time. Pero I managed to keep it kasi gusto ko nga, alam niyo naman, na hindi spoon feed lahat ng mga tao. Ayokong, syempre, kaya ko naman ituro to na isang linggo straight. Pero again, kaya nyo ba? Kaya ba ng iba? Syempre, hindi. Ma-overwhelm sila. And yung overwhelm na yun, then definitely it will end up hurting themselves. Ma-overload, correct? And then maybe give up. Diba? Pero, yeah, tignan nyo naman, ang layo nyo na, guys. Layo na narating nyo. Papunta na tayo sa inversion. Diba? Kumbaga parang nasa periodic table na kayo, papunta na tayo sa plutonium na topic. Okay? So, yun lang. So, padami na lang padami. Pero again, tignan nyo naman, nalulunok nyo naman kahit papano, no? So, yun lang, diba? Napaka-simple. Simple lang, diba? Pero binigyan ko kayo ng isang example na matetesting nyo on your own. Kasi, syempre, sawa na rin ako. Okay, sawa na rin ako dun sa mga times na ako yung nagtitingin pa para sa inyo ng gagawin ninyo. Pero ngayon, tingnan nyo, mas mapifeel nyo yung environment na, what if ako pala yung nagtitiin na yun? What if ako pala yung nakakita? Ang sarap sa feeling nun. Achievement yun para sa akin. Achievement yun para sa inyo. Na ikaw mismo yung nakakita, hindi ako. Kasi pag ako, di ba, teacher nga, di ba, sa school, pag nagbibigay ng example, ang dali-dali. Pero pag kayo nangahanap, ang hirap-hirap.
Diba? So now, tingnan natin. Pero believe me, hindi kayo may hirapan. Bakit? Nandiyan na lahat eh. Naituro ko na. Okay? Pag wala kang live, ang choppy. Diba? Hindi naman. Diba? Pag pinapanood, ang dali tignan. Pag actual na, wala na, tameme na. Diba? So, madaming ganun. Pero again, guys, hindi ko hahayaan mangyari sa inyo yun since alam nyo naman ang reason natin for this one. Diba? So, yun lang. So, I hope may natutunan kayo, guys. No? Recorded naman to, so you have a copy for this one. Okay? So, again, guys, thank you so much. Okay? Pwede na kayo magpahinga. Okay? You deserve a rest. Okay? Deserve nyo ng pahinga. Day off kayo bukas, guys. Walang pasok bukas. Okay? Sa mga may work, wala kayong pasok. So, definitely, full trading time lang tayo tomorrow or celebrate, di ba? Celebrate tayo. Thank you so much, guys. Hope you're having a great night so far. And as always, thank you so much for listening to me here sa, you know, extra topic natin or extra discussion natin ngayon. So, pwede lang kayo mag-Valorant, Parlight, or ano, okay? So, mag-Valorant muna kami. Thank you, guys. Bye-bye. Peace out. Good night. Good night, Cassie, Josh, and Lar. Good night. Thank you.